sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, GZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat ng mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwa ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Secretary of State at Defense Chief ng Amerika nakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. 7 lugar sa Cavite naabot na ng oil spill mula sa bataan. 29,000 mangingisda pinangangampahang maapektuhan. Transparency sa pagtalakay sa 2025 National Budget tiniyak ng Kamara. Sa MBC-TV Correspondents, poultry farm, sinunog ng mga armadong lalaki sa Bago City, Negros Occidental. Sa MBC-TV Sports, Pinay rower Joanny Delgaco aabante sa quarterfinals ng Olympics. At sa showbiz spotted, Kim Chu, outstanding Asian star sa Seoul International Drama Awards 2024. Balita makabuluhan, bawat kwento makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC-TV Studio. MBC-TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bukas palad na nagalok ng tulong ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pangunguna ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Defense Chief Lloyd Austin kasunod ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Yan at ang iba pang mga naganap sa 2+2 ministerial dialogue ng Amerika at Pilipinas. Pakinggan sa ulat ni Leth Narciso. Nakisimpatya ang Amerika sa mga biktima ng bagyong Karina at habagat sa Pilipinas. Sa pagbisita sa Malacanang, nagpahayag rin si U.S. Secretary of State Anthony Blinken ng kahandaang tumulong anuman daw ang kailanganin ng bansa. Our deepest condolences to all the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. Sinigundahan ito ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na nagsabing higit sa pagiging alyansa ay pamilya ang turingan ng Pilipinas at Amerika. His offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. Nasa bansa ngayon ang dalawa sa pinakamatataas na opisyal ng US para sa 2+2 ministerial dialogue. Lalagda ang Pilipinas at Amerika sa Military Intelligence Sharing Agreement. Ito'y sa pagitan ni Blinken at Austin at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. Kaugnay nito'y binigyang diin naman ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng muling pagsuri sa alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng sitwasyon sa West Philippine Sea at Indo-Pacific Region. Para sa MBC-TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, sinalubong ng samut-saring kilos protesta sa Campo Aguinaldo ang pagbisita ni na U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Defense Chief Lloyd Austin. Sigaw ng mga militanteng grupo
palayasin ang mga dayuhang tropa at ibasura ang Military Defense Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang buong detalye, ibabalita ni Edniel Parosa. Lumusob sa tapat ng AFP headquarters dito sa Campo Aguinaldo ang iba't ibang militanteng grupo para kontrahin ang pagbisita ni na United States Secretary of Defense Lloyd Austin at Secretary of State Antony Blinken. Tanga ng kanilang mga placard at tarpaulin, panawagan ng mga progresibo ang pagpapalaya sa tropa ng Amerika at pagbasura sa EDCA at Mutual Defense Treaty. Ayon kay Mong Palatino, Secretary General ng bagong alyansang makabayan o grupong bayan, ay sinusulong lang ng Estados Unidos ang kanilang military agenda sa Pilipinas. Kasama ng bayan sa rally ang Kilosang Mayo 1, Alliance of Concerned Teachers at League of Filipino Student. Ang ating pamahalaan sa halip na kapayapaan at interes ng bayan ang ating isulong, nakikipagpulong pa sa mga tulad ni Blinken at ni Austin na ang agenda sa pagbisita sa Pilipinas ay para palawakin ang intervensyon militar ng US. Ngayong araw, aarangkada ang 2 plus 2 ministerial consultations ni Austin at Blinken kasama ng mga counterpart nilang sina Defense Secretary Gilbert Chidoro at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ito ang unang beses na inilabas sa Washington, D.C. ang 2 plus 2 meeting ng naturang mga opisyal na patuloy ang pag-iit sa rules-based international order. Inaasahang magiging punto pa rin ang dialogo ang sitwasyon sa West Philippine Sea kahit pa nagkaroon na ng kasunduan ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Mahigpit ang seguridad sa Campo Aguinaldo na maliban sa saradong gate na pinagdausan ng rally, suspendido na ang camp access para sa mga sibilyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, minaliit naman ni Police Regional Office Region 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III ang mga bantang pananampal sa kanya ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ito'y matapos batikusin ng alkalde ang bago at umano'y hindi makatotohan ng polisiya na nais ipatupad ng police official sa buong rehiyon. Ang mas malalim na kwento sa alita ng dalawang opisyal, tutukan sa report ni Kyle Bulyas. How maga ka? Mga sa paon yung tawahan na yun. Kita mo sa paon yung tawahan na yun. Pag mo palang ni Swat, sa paon yung tawahan na yun. Mga rin ang usa na sa mga ambisyon na tinabuhay yung mga general nga relax sa iyo. Kay, paminawa sa iyo. Tag-isag pa naman. Umanaw yung paminaw na yan. Ito rin. About sa derin nga nasa preconceived. Very unfair ba? Preconceived narrative. Binantaan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sasampalin niya ang bagong regional director ng Davao Police Regional Office na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ginawa ni Mayor Baste ang pahayag kasunod ng kanyang pagbatiko sa tinawag nitong unrealistic na 3-minute response time ng mga police sa emergency calls na target maipatupad ni Torre sa buong rehiyon. Pero ang galit ni Mayor Duterte kay Torre ay nag-ugat sa pagtatalaga umano sa acting city police director ng Davao City na si Colonel Hansel Marantan na hindi umano dumaan sa maayos sa konsultasyon. Matatanda ang 3 beses na palitan ang police director ng Davao City sa loob lamang ng isang araw sa hindi malamang dahilan. Una nang sinabi ni Torre na ang desisyon sa palitan ng liderato sa Davao City Police ay hindi galing sa kanya kundi desisyon mismo ni PNP Chief General Romel Marbil. Kaugnay nito sa isang eksklusibong mensahe ni Torre sa DZRH, sinabi nitong ipinagkibit balikat na lamang niya ang banta ni Mayor Duterte dahil isa siyang profesional na polis. Bukod dito, ibang usapin na umano kung gagawin talaga ito ni Mayor Baste Duterte. Para sa MBC TV Network News, ako si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isang umanong scammer ang Chinese national na naaresto sa bahay na pagmamay-ari umano ni Attorney Harry Roque sa probinsya ng Benguet. Sa pakikipagtulungan sa Chinese Embassy, natuklasan ang tunay na pangalan ng scammer at ang nasa 1 bilyong pisong halaga ng nascam nito sa China. Narito ang report ni Raymond Dadpaas.
Mahalaga na laliman pa na maotoridad ang investigasyon at pagtugis sa mga daywang sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Kaya't sa Senado, ipagpapatuloy din ang isinasagawa nilang investigasyon sa POGO sa Committee on Women and Children. Lalo na sa ibinulgar ni Sen. Risa Ontiveros na ang lalaking dayuan na naaresto sa bahay ni Attorney Harry Roque sa Pine Woods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet, na nagpakita ng Cambodian passport ay isang Chinese national na most wanted. Ito ay si Con Moen na sa investigasyon ay isang Chinese national at ang tunay na pangalan ay si Sun Li Ming. One of those apprehended in the Tuba, Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He is really Chinese. And as per our Chinese informant, he is a red notice fugitive, very high level, and he has already defrauded 100,000 people. So napakasama po ng record po nung taong iyan. Sa isang panayam, kinumpirma ni Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na si Sun Li Ming ay wanted sa China bilang isang scammer. Sa kanilang tinanggap na report mula sa Chinese Embassy sa Maynila, ay aabot ng 1 bilyong piso ang kabuang NASCAM nito sa China. Kaya't nakiusap ang Chinese Embassy na huwag itong pakawalan at dadalhin nila ang kanyang warrant of arrest. Paliwanag ni Cruz ang pagkaresto ni Sun at yung sinasabing partner niya na si Wang Keping sa Tuba, Benguet ay bahagi ng kanilang operasyon laban sa mga nasa likod ng Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, Pogo Hub. Sa hearing kahapon ay inamin ni Attorney Harry Roque na tumira siya sa nasabing bahay sa Tuba, Benguet, ngunit ang may-ari umano nito ay isang korporasyon na sila din ang may-ari. Pinaupahan ito sa isang babaeng Chinese national simula noong January 2024. Matatanda na sa raid na ginawa ng PAOCC sa Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, unang nakita ang pangalan ni Attorney Roque. At sa hearing ng Senado, kinumpirma ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na ang pangalan ni Attorney Roque ay kabilang sa legal group ng kumpanya base sa record ng Lucky South 99 na isinumiti sa PAGCOR. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Danpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay naman balita, napagalamang financer at operator ng ilang scam farm sa bansa ang buganteng Chinese national na inaresto sa bahay na iniugnay kay Attorney Harry Roque at kabilang umano sa pinatakbo nito. Business ang sinalakay na Pogo Hub sa Pampanga. Pakinggan natin ang ulat ni Giselle Ricafort. Financier at operator ng ilang scam farm sa Pilipinas ang puganting dayuhan na naaresto sa bahay na inuugnay kay Atty. Harry Roque sa Pinewood Subdivision, Tuba, Benguet. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kabilang sa pinatatakbo ng dayuhang si Sun Li Ming ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kamakailan. Si Sun din ang nasa likod ng mahigit 7 bilyong yuan investment scam sa China at nagtago rito sa Pilipinas. Sabi pa ng PAOK, nagkubli ito sa pangalang Con Moen bilang Cambodia National, pero una nang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na peke ang kanyang pasaporte at isa itong Chinese national. Kinasuhan na ng immigration ang dayuhan ng pagiging undesirable alien at kasalukuyang nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Humiling naman ang embahada ng China na ipadeport na ang dayuhan para harapin ang kanyang mga kaso sa Beijing. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paris Olympics update naman tayo, aabante. Sa quarterfinals ng Women's Singles Sculls, ang Pinay power na si Joanny Del Gaco. Yan ay matapos niyang manguna sa... ano ba to? Ripichag? Hit para ma-secure ang spot sa top 24. Makibalita tayo sa mga ganap sa Paris Olympics sa ating match point, Millie Borja.
Patuloy na gumagawa ng kasaysayan ang Filipino rower ni si Joanny Delgaco matapos nitong makaabante sa quarterfinals ng women's singles calls sa 2024 Paris Olympics. Nanguna si Delgaco sa repercharge heat with 7.55 para masecure ang spot sa top 24. Sinundan siya ng katunggali mula Vietnam na si Pham Thi Hue na nakakuha naman ng 8.97. Magugunit ang unang nabigo si Delgaco sa unang attempt nito para sana sa quarterfinals berth after finishing fourth with 7.56.26. Pero agad bumawi ang 26-year-old athlete sa repercharge heat o yung ikalawang pagkakataon na ibinibigay sa mga atleta para makaabante pa sa quarterfinals. Mamayang hapon, balik aksyon si Delgaco para ipagpatuloy ang magandang performance sa Olympics. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat niyong abangan. 7 lugar sa Cavite na abot na ng oil spill mula sa Bataan. 29,000 mangingisda nangangamba. Transparency sa pagtalakay sa 2025 National Budget, tiniyak ng Kamara. Sa MBC TV Sports, Pinoy boxer na si Pedro Taduran, nabawi ang IBF World Title. At sa showbiz spotted Kim Chu, Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kasabay naman ang pagbisita ni US State Secretary Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin. Para sa 2+2 dialogue, inaasahan namang iaanunsyo ang aabot sa $500 million na military funding. Ang mga pinakahuling detalye, ihatid ni Karen Oyong. Partner. Go ahead, Ms. Kay. Yes, partner Yuel, naririnig na ba ako? Yes, partner, go ahead. Alright, salamat. Dumating na nga sa bansa si U.S. Secretary of State Anthony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III para sa Philippines-U.S. Foreign and Defense Ministerial Dialogue o yung tinatawag na 2+2 Dialogue. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gaganapin ito dito sa Manila. Sinalubong ang dalawang U.S. Cabinet members na mga counterparts nito na sina Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa kanila naman pagtungo sa Malacanang kaninang umaga upang magsagawa ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot sila ng pakikiramay sa mga biktima ng bagyong Karina at ng habagat na humagupit sa bansa kamakailan at nagpahiwatig ng kahandaan ng Amerika na magpapaabot ng tulong para sa mga biktima. Matapos ito ay nagtungo ng dalawang U.S. officials sa Camp Aguinaldo para sa mga pagpupulong kasamang kanilang mga Philippine counterparts. Sa 2+2 Dialogue, inaasahan ang pag-anunsyo ng $500 million na military funding upang mas palakasin pa ang military capabilities ng Pilipinas at upang mas mapagtibay ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sa kabila ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa rehiyon, partikular na sa issue sa West Philippine Sea. Bagamat nagkasundo kamakailan ang Pilipinas at China sa isang tinatawag na temporary agreement sa pag-manage sa mga raw emissions at upang maiwasan ang kahalintulad na insidente noong June 17 kung saan nasaktan ng ilang mga Philippine Navy personnel at naputulan pa ng daliri ang isa sanhi ng agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard. Ayon rin sa mga ulat, nasa agenda ang tinatawag na General Security of Military Information Agreement at kung maaprubahan ito ay maaaring magbigay ng high-level intelligence at mas sophisticated na armas ang Amerika sa bansa kasama na rito ang mga missile systems. Ako si Karen Oyong, nag-uulat para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Karen Oyong. Sa pagpapatuloy naman ng ating balitaan, nangangamba ang UP Marine Science Institute na posibleng umabot sa Metro Manila ngayong araw ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Bataan. Ang mga detalye ihahatid ni Nicole Lopez. Pinangangambahang umabot ang oil spill sa Metro Manila mula sa Limay, Bataan ngayong araw.
Ito ang tansya ng UP Marine Science Institute mula sa tumagas na langis sa MT Terra Nova sa Limay na lumubog matapos ang pananalasa ng bagyong Karina. Sa pag-aanalisa ng UP MSI na batay sa kanilang trajectory, unang nakaabot ang oil slick sa Noveleta, Rosario at Tanza, Cavite, Naik at Ternate sa Cavite kahapon at ngayong araw sa NCR. Nagpaalala rin ang UP MSI sa publiko na ginawa nila ang models na ito upang maipakita ang posibleng direksyon ng oil spill at makagawa ng aksyon. Nitong Webes, lumubog ang motor tanker na nakaiwan ng isang patay. Tinatrabaho na ngayon ng MT Terra Nova ang pagbabayad sa mga naapektuhan ng oil spill kabilang ang mga mangingisda. Para sa MBC-TV Network News, ito si Nicole Lopez Puyawan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, 7 lugar sa Cavite ang naabot na ng oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Pangamba ng grupong pamalakaya, posibleng umakyat sa halos 30,000 ang mapipinsalang mga mangingisda sa naturang insidente. Nagbabalik si Giselle Ricafort. 6 na bayan at 1 syudad na sa Cavite ang naabot ng oil spill mula Limay, Bataan. Ayon sa pamalakaya, kabilang dito ang Cavite City, Noveleta, Tanza, Naik, Rosario, Ternate at Maragondon. Bukod sa nagdudulot na ng masangsang na amoy, nakitaan na rin daw ng langis ang ilang huling isda sa mga nabanggit na lugar. 29,000 mangingisda ang pinangangambahang maapektuhan ang kabuhayan ng tumagas na langis mula sa MT Terra Nova. Umapela ang pamalakaya sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na agad magsagawa ng konkretong intervensyon para tulungan ang fishing industry sa lalawigan. Tiyak anilang signifikante ang pagbagsak ng produksyon ng isda doon dahil sa magkakasunod na kalamidad. Para sa MBC-TV Network News, Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinagkibit balikat naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore Jay Tariela ang seryosong alegasyon na tumatanggap umano siya ng TF o talent fee mula sa Amerika para siraan ng China. Magbabalita si Boy Gonzales. Hindi ibababa ni Coast Guard na Commodore Jay Tariela ang kanyang level sa mga naninira sa kanya kaugnay sa ginagawa niyang pagtanggol sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Tariela na hindi siya magsasayang na oras para patulan ang kaliwat kanan ng mga paratang ng mga nagpapakilalang expert sa maritime at international security. Ayon kay Tariela, bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, mas nakatutok siya sa kanyang trabaho para isiwalat ang ginagawang harassment ng China sa mga mangisda at tropa ng gobyerno na hinaharas ng Chinese Coast Guard. Batay sa aligasyon ng isang Sasa Rogando Sasot at Ana Malindog Uy, tumanggap si Tariela ng malaking halaga mula sa Amerika para tuligsain o batikusin ang China. Nauna dito, pinaratangan din siya natuta ng mga Amerikano bilang isang CIA agent, isang malisyoso at mapanira umano sa kanyang pagkatao ang mga paratang bukod pa sa mga mapanlinlang na mga kwento ang ipinapakalat ng mga naturang vlogger. Ito si Boy Gonzales, nag-uulat para sa MBC-TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng Kamara ang transparency at fiscal responsibility sa pagtalakay sa 2025 National Expenditure Program. Ayon sa isang kongresista, bubusisiing maigi ng mababang kapulungan ang panukalang pondo sangayon sa plano ng administrasyon at sa interes ng publiko. Narito ang ulat ni Milky Rigunan.
Tiniyak ng Kamara ang transparency, accountability at fiscal responsibility sa pagtalakay sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ginawa ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang pagtiyak matapos matanggap ng Kamara mula sa Department of Budget and Management ang 2025 National Expenditure Program o NEP, ang 2025 Proposed National Budget na Marcos Jr. Administration ay nakakalaga ng 6.352 trillion pesos, mas mataas ito ng 10% kumpara sa 5.768 trillion pesos na pambansang budget ngayong taon. Ayon kay Co, ang pagsusumite ng NEP ay hudyat ng mabusising pagtalakay sa pambansang pondo na tutugon sa pinakamahalagang pangailangan ng bansa batay sa mga programa ng Marcos Jr. Administration. Target ng Kamarang maipasa ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang buwan ng Setyembre at saka naman itatransmit sa Senado. Isinumite ng Malacanang sa Kamara ang 2025 Proposed National Budget eksakto isang linggo matapos ang sona ni Pangulong Marcos o tatlong linggo na mas maaga sa isang buwan na constitutional deadline ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility anytime within the day ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Sa datos ng Weather Bureau, huli itong namataan kaninang umaga sa mismong border ng PAR sa layong 480 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At sa paglabas nito ng Philippine Sea, mababa pa rin ang tsansa nito na maging bagyo, kaya't hindi nito palalakasin ang hanging habagat tulad ng ginawa ng bagyong Karina. Samantala, umiiral pa rin ang hanging habagat sa Western Luzon at magdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region at Zambales. Habang bahagyang makulimlim pero mainit na panahon ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan, liban na lang sa mga isolated rains at localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Batay naman sa general projection ng pag-asa, dahil wala nang binabantayan na anumang weather disturbance, asahan natin ang maaliwalas at mainit na panahon na may tsansa lamang ng localized thunderstorms hanggang sa pagpasok ng weekend. Para naman sa real-time thunderstorm advisories, umantabay lang palagi sa social media accounts ng pag-asa. At yan ang latest sa lagay nating panahon ngayong Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangalanan na ang mga nagwagi sa taunang Seoul International Drama Awards at kabilang sa mga nakasungkit ng pagkilala ang TV host at actress na si Kim Chu. Ang reaksyon ng actress sa kanyang panibagong achievement, tutukan sa Showbiz Report na ito. Panalong Outstanding Asian Star ang aktres na si Kim Chu sa Seoul International Drama Awards 2024. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang bida kontra bida sa seryeng Lin Lang. Sa isang Instagram post, ipinasilip ni Chinita Princess ang natanggap na invitation letter mula sa naturang award-giving body. Say ng actress host, she is beyond thankful, grateful, and extremely happy. Special mention din ang lahat ng kanyang supporters para sa walang sawang love, time, and effort. Sa huli, labis ang pasalamat ni Kim sabay sabing Korea, here I come, at Philippines represent. Sa Setyembre, nakatakdang ganapin ang prestiyosong Seoul International Drama Awards. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, si box office queen Catherine Bernardo ang nakasungkit ng titulong Outstanding Asian Star, habang 2022 naman na panalunan ito ni New Gen Phenomenal Star Belle Mariano. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Hiniling na pondo ng Office of the President sa taong 2025, bumaba ng 200 milyong piso. Sa MBC TV correspondent sa isang poultry farm, sinunog ng mga armadong kalalakihan sa Baguio City, Negros Occidental. Sahoy, bawal yan, parusa sa mga gumagamit ng peking dokumento. Alamin. Sa MBC TV Sports, Pinoy boxer na si Pedro Taduran nabawi ang ID o IBF world title. At sa showbiz spotted, Catherine Bernardo nilinaw na o nililigawan din umano ni Lucena Mayor Mark Alcala.
At nangyan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mula sa 10.6 billion pesos ngayong 2024, bumaba sa 10.4 billion pesos ang hinihiling na pondo ng Office of the President para sa taong 2025. Ang breakdown ng panukalang pondo tutukan sa report ni Rose Babiera. Mas mababa ng 200 million ang hinihiling na pondo ng Office of the President para sa 2025 kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa 2025 National Expenditure Program Report mula sa Department of Budget and Management o DBM, 10.4 billion ang general appropriation na pinropose para sa 2025 budget ng Marcos Administration mula ito sa 10.6 million noong taong 2024. Malaking bahagi nito ay nakalaan sa maintenance at operating expenses na pumapatak sa 7.9 billion, habang 1.2 billion naman ay gagamitin sa personal services at 1.2 billion din sa capital outlay. Samantala, wala namang pinagbago sa proposed confidential at intelligence funds na hinihiling ng opisina na may kabuuang halaga na 4.56 billion. 2.2 billion dito ang para sa confidential funds, habang 2.3 billion naman sa Intel fund. Ayon sa tala ng NEP, ang Intel at confidential funds na hinihiling ng opisina ng presidente ay hindi na nagbago pa simula noong taong 2023. Isinumite ng Malacanang sa Kamara ang 2025 proposed national budget kahapon na nakakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Siniguro naman ng Kamara na masusi nitong tatalakayin ang panukalang pambansang budget bago ito itransmit sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinunog naman ng armadong grupo ng mga kalalakihan ang isang poultry farm sa Bago City, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sinunog ng anim na mga armadong lalaki ang isang poultry farm sa Barangay Saga sa lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Lunido Dalisay, nakasuot ng bonnet at pawang mga armado ang pumasok sa kanilang poultry at sinunog at natosta ang mahigit 3,000 na mga manok. Dagdag pa ni Dalisay, unang pinasok ang kubo at iginapos at tinututukan ng mga barel ang mga tao sa loob at ang manager mismo ng poultry farm bago pinuntahan ang iba pang mga kubo. Dinala ang manager sa bahay ng nasabing persona at kinuha pa ng mga armado ang cash na more or less 15,000 pesos bago sinunog ang nasabing poultry farm. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, pinuri ni Benguet Governor Melchor Dicla sa mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration na dumakip sa dalawang Chinese national sa isang bahay sa Santa Lucia Subdivision, Poblacion, Tuba, Benguet. Ayon sa gobernador, may tuturing na illegal alien sina Keping Wang at Ko On Kim at kailangan ma-deport lalo na't kasama nila ang isa umanong operator ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pampanga, Tarlac na hinihinalang nagtatago sa bahay ni Attorney Harry Roque sa Tuba, Benguet. Sinabi pa ni Governor Dicklas na maganda ang naging hakbang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration para malaman kung may iba pang mga dayuhan na ilegal na nakapasok sa bansa na nagtatago sa lokalidad. Binigyan din niya na walang operasyon ng POGO sa lalawigan ng Benguet. Nabatid mula sa isang reliable source na magsasagawa muli ng operasyon ng mga otoridad dito sa lokalidad laban sa ilang personalidad na sangkot sa operasyon ng POGO. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Halos umabog ang damdamin ng isang ina nang makitang nakabigti ang kanyang anak sa loob ng kanilang tahanan sa New San Jose. Dinalupihang bataan ang insidente ng pagbibigti ng 25 anyos na binata ay natuklasan alas 6:30 ng gabi ng kanyang 64 anyos na ina. Sa panayam sa ina ng biktima, nakakaranas umano ang kanyang anak ng emotional stress na may personal problem na ito ang itinuturing na siyang dahilan kaya nagawa nitong biktima ang wakasan ang sariling buhay gamit ay kawad ng kuryente na ibinigti nito sa kanyang sarili. Hindi naman interesado ang magulang na ng biktima na sumailalim ito sa post-mortem examination autopsy dahil tanggap na nila ang nangyari sa kanilang anak. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Cumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang ngayon ay may iilan pa rin gumagamit ng mga pekeng dokumento para makapanloko ng tao o para mas mapadali ang isang transaksyon. Ano kaya ang parusa sa mga gagawa nito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Isa ang pamemeke ng mga dokumento sa ginagawa at iniisip ng iba na madaling paraan para makalusot sa isang transaksyon, lalo kung may kinalaman ang pera sa isang espesipikong proseso. O kaya naman, namemeke ng mga dokumento ang ilan kung may kailangan silang gawin na transaksyon na kailangan ng gobyerno. Pero kung may kaugnayan sa pera ang dahilan ng pamemeke ng mga dokumento, halimbawa ay isang insidente kung saan mismong nagtatrabaho sa banko ang gumawa ng krimen dahil ginaya nito ang pirma ng bank depositor para makapag-withdraw ng malaking halaga ng pera. May kukonsidere rin na parehong kaso ito ng mga nagbibigay ng pekeng dokumento para makapag-loan o makautang. Masasabing hindi lamang isang nilalabag na batas, kundi dalawa. Kaya saklaw ito ng tinatawag na complex crime. Sa insidenteng ito, masasabing ang krimen ay estafa through falsification of commercial documents at nakabatay ang parusang ipapataw sa salarin sa kung aling krimen ang maituturing na mas mabigat. Kung ito ay estafa at malaki ang halaga ng perang nakuha ng salarin, posibleng patawan ito ng prisyon koreksyonal hanggang prisyon mayor o pagkakakulong ng 4 na taon hanggang 6 na taon. Kung mas mabigat na krimen ang falsification of documents, makukulong ang salarin ng 2 hanggang 6 na taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo naman ng boxing, bagong Pilipinong kampiyon ang muli na namang gumawa ng pangalan matapos mabawi ni Pedro Tadura ng IBF World Title sa kamay ng katunggali mula sa Japan. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Nabawi ng Filipino southpaw boxer na si Pedro Taduran ang IBF minimum weight belt matapos nitong patumbahin sa 9th na round ang kalaban mula Japan na si Ginjiro Shiyoka sa ginanap na laban nila sa Shija Daihatsu Arena sa Otsu City. 10 segundo na lamang ang natitira sa 9th round nang magpakawala ng mabigat na suntok si Taduran para kay Shiyoka bago tuluyang tuldukan ng referee ang laro, forcing a technical knockout. Dahil dito, mayroon ng 17 panalo, 4 na talo at 1 draw with 13 knockouts si Taduran. Nabawi nito ang IBF crown na kanyang nahawakan mula 2019 hanggang 2021. Si Taduran na rin ang 2nd reigning world boxing champion ng Pilipinas, kasama si WBC World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, may panibago na namang pangalan na nalilink kay box office queen Catherine Bernardo. At sa pagkakataong ito, hindi isang kasamahan sa industriya o hindi isang artista kundi isang politiko. Ang tanong ng taong bayan, sino ba talaga? Kung sino siya, alamin sa Showbiz Report na ito.
Si Lucena City Mayor Mark Alcala, ang panibagong pangalang lumutang na nanliligaw umano sa aktres na si Catherine Bernardo. Ito raw ay ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ng entertainment website na pep.ph. Maliban dito, wala naman ang ibinigay na detalye tungkol sa umano'y panliligaw ng batang alkalde na dating naging girlfriend ng Kapuso aktres na si Ashley Ortega. Ngunit Marso noong nakaraang taon ay nakumpirma ang kanilang hiwalayan. Binsan ding nalink si Mayor Mark Alcala kay volleyball star Mika Reyes. Sa ngayon, nasa Canada si Catherine Bernardo para sa kanilang pelikulang Hello, Love Again ni Alden Richards. Ito ang part 2 ng kanilang 2019 blockbuster film na Hello, Love, Goodbye. Kung matatandaan, Nobyembre noong nakaraang taon, gumulat sa marami ang balitang hiwalay na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos ang mahigit isang dekadang relasyon. Para sa MBC TV Network News, ito pong yung Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago lamang po tayo magpaalam, ingat-ingat pa rin ho sa ating mga kababayan. Ano ho, makapabugso-bugso pa rin ng pag-ulan, lalo na pag may localized thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Again din, sa ilan sa mga ating mga eskwelahan ay ngayon pa lamang nagbabalik ng eskwela. At may ilang LGU na rin po dito sa Metro Manila ang namahagi na ng school supplies. Samantala, isang pagtutuwid din doon sa ating headline kanina, yung pong puganteng dayuhan na inaresto dyan sa Tuba Benguet ay hindi ho iniugnay kay Attorney Harry Roque, kundi doon po sa bahay, inaresto doon sa bahay na iniuugnay kay Attorney Harry Roque. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.